So, okay mga guys, ngayon po ang gagawin po natin ay magto-troubleshoot po tayo ng ating RC off-road truck. Yan, bigla na lang daw po tumigil. Ngayon, aalamin po natin kung ano yung problema nito. Yan, nagtatry po tayong tingnan yung transmitter board niya, no? Napakalit lang ng transmitter board niya. Alamin natin kung may problema. Nirehit ko yung board para baka mamaya na-disolder lang po yung ating mga lead tsaka yung mga IC niya. Tinest ko yung mga dinamo niya para matingnan natin kung talagang nag-work pa. Baka may shorted, possible na merong hindi na gumagana. Pero lahat naman ng dinamo okay. Yung transmitter board niya lang talaga hindi gumagana. Kasi sa transmitter board niya, may shorted na, umiinit na. May problema na to. Kaya ngayon, ang ginawa natin, kumuha ako nung dati kong old RC car na 27 mHz. Tapos ta-transfer po natin dito sa ating off-road truck. Magiging 27 mHz na lang siya, no? Tingnan natin kung mapapagana natin ito. Yan, nilagay lang po natin dun sa left and right na dinamo. At saka dun sa kanyang mismong back and forth. Yan, tatry natin, no? Ayun, maandar. Yun, ayos. Okay, oh. Pero, sad to say po, no? Ang problema, gumana siya, pero hindi po nagtagal. Ito ang nangyari. Busted po. Kaya, ang ginawa po natin, bumili po tayo ng bagong module remote control receiver. At nabili po natin ito sa Shopee. Yan. Ilalagay ko na lang po yung ating description kung saan po natin nabili. Nasa link po sa baba. Yan po, no? Assemble na natin ito ngayon. Okay. Nandito po yung mga ilang gamit natin. Yan. Tapos ito yung module natin. Trial and error lang din po tayo dito. Aalamin natin kung talagang matibay at maayos. Yun. Maganda dito, no? Meron na siyang mga guide kung saan mo ilalagay yung mismong controller. Kung yung forward reverse, tapos yung kanyang left and right. Kaya hindi na mahirap, no, ilagay. Gagawin na lang natin dito, itatry natin, ititest po natin. Ayan, no? May mga color coding na rin. Kasi po, no, nung binigay sa akin ito, nung nagpapagawa, nilaro daw nung bata. Tapos yun nangyari, biglang tumigil. Ngayon, ako possible sa nakikita ko talaga yung board niya talaga may problema eh. Possible talaga na mahina na rin yung board niya. Kasi makita naman natin, no, yung module board niya napakaliit lang. Tsaka siguro talaga may ano lang, meron lang talagang limit lang, no, yung board na tinanggal natin nung nakaraan. Ito na tinatry po natin ngayon. Yan, umiilaw pero hindi pa natin alam, no, kung ito'y working. Pati yung sa receiver natin, i-check din natin. Yan. Yung konsepto naman po ng paggawa dito, sundan lang natin yung mga coding niya, no? Tsaka yung volts, napakahalaga yung volts. Dapat alam natin yung volts na kinakailanganan ng ating module. Kasi hindi pare-pareho yung voltage, no, ng nakukuha natin ng mga modules. Merong 5 volts, merong 9 volts. Dapat fit. Yung nilalagay po natin, 7.6 volts. Yan. Itatry po natin, no? Try natin kung nagre-receive ba. It's okay. Mahalaga kasi na i-try mo muna sa labas kasi wag tayo basta-basta nag-install. Baka mamaya nag-install tayo agad.
yung mangyari ay hindi gumana, sayang yung pagod. Kaya ngayon pa lang habang nasa outer, pwede nating i-check, pwede nating i-test. Okay po yung module niya, no? Nagre-receive naman yung kanyang controller. Yan, santabi muna natin dito. Bubuksan natin ulit ito. Yan, mahalaga kasi, no, kapag may ginagawa ka talaga, mas mahalaga na natetest mo na muna bago ano, bago mo ilagay sa loob, kasi mahirap po yung nadodoble trabaho. Trinay natin gawin ito kasi yung module na remote control natin, trial and error din naman tayo, pero at least kahit papaano eh na-try natin. Yan, kapag nabuksan na po natin ito, susundan na lang natin yung mga wires, no? Hindi ko na tinanggal kasi yung mga dating wires niya, tsaka binuksan yung mga dynamo niya eh. Dahil nung tinest naman natin, okay naman, nag-work naman ng maayos. Kaya i-install na lang natin yung mismong module. Now, ito yung module natin ngayon. Mag-start muna tayo sa switch. Yan yung switch niya, open circuit at tsaka closed circuit lamang po ito. Napakadali lamang po nito, no? Pero ang gagawin natin dito, sa ating switch ay idadirect na natin. Hindi ko na dinisolder yung switch niya eh, kasi possible, no, matamaan yung board, masira pa. Tsaka okay naman, pwede naman na i-direct natin. As long as yung switch na nandito sa module natin, i-off lang natin. No, naka-off dapat yung sa module mismo. Tapos yung dito sa ating nasa RC car na naka-connect, ito yung magiging master switch niya, on-off. Yan, dun na lang, i-ano na lang natin, i-connect na lang natin yung dalawang wire. Yan. So, okay, ayan po, no? Ito yung para sa switch. Okay, i-connect natin. Yung kagandahan naman dito, no, meron na siyang guide kung saan mo ilalagay yung negative, positive. Tapos ito, makikita nyo, no? Ito yung sa forward at saka reverse natin. Itong apat na nandito. Yan, didikit lang natin dito. Yan, kapag naghihinang po tayo, no, siguraduhin din natin yung ating panghinang ay mababa lang. Nasa 30 watts lang po kasi itong gamit ko eh, kasi maliit na board lang naman yung hinihinang natin. Yan, sundan lang natin yung mga wires. Ako, tinanggal ko na yung mga dati, yung mga existing niya dito sa module. Mas maganda kasi na iduktong natin yung mga existing na nandun sa mismong RC truck. Eh, yung natira. Yung nilalagay natin, forward, reverse, at saka left and right. Tapos ito, itong nilagay ko na to, may kita nyo, sa dynamo to eh. Yan, dynamo ng reverse forward to. Yan. Okay? Yan, nakalagay na yung reverse, saka forward, saka left and right. And, tapos itatry na natin. No? Yan. Try na natin ngayon. Tingnan natin. Okay. Ayun, oh. Ganda. Lakas, oh. Oh. Yun, oh. Ayun. Ayun, oh. Ayos, no? Maganda yung receiver natin. Malakas. Yan, nababangga-bangga pa niya yung mga gamit natin. Ngayon po, for installing na tayo. Na medyo hindi kasya, no, kasi lumaki. Lumaki yung ating module. Gagawa natin ng paraan po ito. Yan, para-paraan na lang ang gagawin natin dito. Dito po, no, nabaligtad ko lang yung reverse at saka forward eh.
Ang gagawin lang natin, babaligtaran din natin. Yung sa mismong dynamo, babaligtarin lang natin yan. Ayan. So, kanina sinabi ko, sinundan natin yung guide. Pero dun sa kasi sa guide nito, yung reverse tsaka forward niya, nagbaligtad. Pero okay lang po yun. Pwedeng magbaligtad, no? Basta left and right dynamo lang. Ilalagay na natin yung ating module, pero magbabawas tayo dito ng mga plastic, no, na nakaangat. Bawas lang tayo. Kasi tumaas dahil sa mga transistor, no, na nakalagay. Yan, napakahalaga rin, no, yung pag ginagawa mo ito, maging maingat din. Kasi hindi basta putol, hindi basta lagay. Dapat talaga tinatansya-tansya natin para hindi masira, no? Hindi mabaliwala yung ginagawa natin. Yan, i-cover natin. Yun. Yan, kasya na. Okay. Dahil nagkasya na, ang gagawin natin naman ngayon ay magdadagdag tayo ng kapitan nito. Yung module mismo, yan. Yung pinutol ko na to, pwedeng kapitan nito eh. Buhayin lang natin yung thread. So, okay, yan. Tapos, lagyan na natin yung tornilyo. Kung kakapit ba. Ayun, kumapit. So, dito na lang natin ilalagay, no? At least may isang tornilyo na pwedeng nakakapit. Yan talagang mabusisi, matrabaho siya kung titingnan natin. Pero, ito po, no, nakaka-enjoy lang din talagang gumagawa ng mga ganito. Yan, kasi libangan din natin, no? Ayun, no? Then, yung antena niya masyadong maliit, no? Kaya nagduktong tayo ng antena. Yung antenang ilalagay ko, ito po yung antenang nandun din sa RC car na ito. Yan. Lalagyan natin ng extension. Para sigurado na mahaba yung nasisignal niya, yung nakukuha niya. Pwedeng duktungan po itong antena. Basta 'yung iduduktong yung pang-antena din po, no, yung wire na pang-antena din. Mas maganda yung wire na pang-antena rin. Then hinangin natin. Yeah. Tapos ito ginamitan ko na lang ng glue stick, no. Okay naman yung glue stick para meron pong humahawak doon sa module natin. Mismong board natin. Mahalaga po, no, na merong hinahawakan yung ating module para hindi po natatanggal. Kasi possible, no, kapag ka umaalog-alog yung module natin, mahila yung mga wires. Kapag nahila yung mga wires, panibagong trabaho na naman. Kaya dinaan na lang natin sa glue stick kasi wala nang makapitan na tornilyo yung ating board. Okay, malalaman natin to pag natapos. I-review natin mamaya. Kaya nawa ay tapusin nyo yung video na ito. Yan. Napakasimple lang po maglagay ng module, no? Kahit na hindi tayo pro sa paggawa ng ganito, eh kagandahan may mga module na nabibili na may guide. Tapos masusundan mo kung paanong ilagay. Yan. Okay, so sarado na natin, no? Para matry na natin. So kunin ko na lang yung luma, yung lumang antena nung ating RC car. Doon sa dati niya kasi walang takip itong antena eh. Yan, lagyan na lang natin dito. Ayan. Itong battery,
Siguraduhin natin na may charge. Yan, ito yung kanyang charger, no? Saksak lang natin dito. Yan. Tapos, charger din ng cellphone. Basta't yung magandang charger, yung 2 amps din na charger. Saksak na natin. Tapos, hintay lang po tayo ng ilang minuto at 150 minutes na full charge na yung battery natin. Yan, try natin, no? Yan, kapag nagbibling, ibig sabihin hindi pa connected. Patay yung ating module. Pag sinindihan natin, yun. Nakita nyo, no, nagbling ng mabilis as namatay. Ibig sabihin, connected na yung ating module sa kanyang controller. Try natin. Forward, low speed. Ayos. Yan, puro low speed tayo, no? Forward, high speed. Tapos, reverse, high speed. Tapos, reverse, low speed. Yan. Dito naman, left, high turn steering. Right, high turn steering. Left, low turn steering. Right, low turn steering. Yan, meron siyang high and low. Ayos, no? Okay, try na natin. Yan, parang naka-GoPro lang ako, no? Yung cellphone nilagay ko lang talaga sa... dito sa ano? Sa RC car. Yan, ito, tinatry na po natin, no? Pinapatakbo-takbo natin kasi titingnan natin kung yung module niya eh mag-overheat or biglang titigil, anumang mangyari para ko malaman natin kung talagang matibay. Yan, talagang sinasadsad ko na i-drift, no? Para talagang ano lang, no? Para talagang drifter lang, no? Yan. Nakaka-enjoy naman po, no, na maglaro rin ng ganito. Mabalik ka sa pagkabata. Nung bata rin ako, pangarap ko na magkaroon ng ganito, eh. No? Pangarap ko lang magkaroon, pero ngayon naman, may mga nagpapagawa sa akin ng ganito. So, sa susunod na video, meron din po akong isang ginawang ganito. Pero, ito, iba naman yun. No? Iba yung module. Pero ito, ayos, no? Maganda, oh. Talagang, oh, diba? Auto drift, oh. Yan. Talagang sinasadsad ko mga tumatakbo na ng 10 minutes ito. Full charge battery, no? 150 minutes. 2 oras at kalahati. Pero tatakbo siya ng mga higit 10 minutes. Ayan. Ayun, oh. Ganda, oh. Ayan, oh. So, ayan. So, okay ba yung module? Masabi ko po na okay yung module. At hanggang ngayon, no? Tinatry-try din natin. Mga ilang months na rin, no? Na nagagamit yung ating module na nabili sa Shopee. Matibay, matibay, maayos. Ayan, fit na fit po talaga dito sa ating RC off-road truck. Ayan, hindi po pinanglalaban, ha? Hindi po pinanglalaban itong RC car na to. Ano lang talaga to? Laro-laruan lang talaga. Ayan. Medyo matagal-tagal na rin, no? Yan, nung natapos po ito, chinek ko din po yung kanyang module. Hindi man talaga totally nag-init. Binuksan ko kasi ulit tapos tinignan natin. Hindi ko na nilagay sa video. Pero masabi ko, masasuggest ko na kapag gusto nyong maglagay ng module ulit sa inyong RC car, pwedeng-pwede po ito. Lalo na sa mga ganito. Para hindi na po kayo gagastos o bibili ng bago, no? Okay, so okay po itong ating RC off-road truck. Yan. Ayan po, this is Componero ZX at your service. Kaya po, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, subscribe. Hit nyo rin yung notification bell para lagi po i-updated sa aking mga videos. May God bless you all.